guys! Welcome to my channel, Miss Apes! Yan, welcome to my channel! So, maraming salamat sa mga dumagdag na naman na subscribers ko. And please subscribe to my channel, Miss Apes. Mayroon din akong Instagram account na at Miss Apes. So, yan. Lahat, diba, for this episode, so yan, yet, ano natin, as dog lover, matagal ko itong gustong gawing film na to. Diba, lahat naman tayo, yung iba sa inyo, mahilig talagang sa aso. So, ako, I have two dogs, Shih Tzu and Shih Tzu parehas. Isang boy, isang male. Ay, sorry. Isang female at isang male na Shih Tzu. So, yung pag-usapan natin today is, paano ba nga ba mag-alaga ng aso? No. Siyempre, number one is, so yan, provide a protected and clean living environment. So, dapat daw maayos at malinis ang kanilang environment, guys. So, hindi pwedeng pakalat-kalat lang sila, lalo na ngayon, di ba? May nanghuhuli na ngayon sa mga barabarangay natin. Mayroon na lang kukunin yung aso, then magmumulta kayo kung pag-alagala yung aso sa lansangan or sa kalsada. So, yan. Tip number two. So, always keep available fresh and clean water. So, yan. Lagi daw dapat may available na fresh and clean water. Diba? Lahat naman tayo, syempre, as human, as tao, kailangan natin ng tubig. Ganun din yung mga alaga nating aso. No? Kailangan ng mga tubig. Tip number 3. So, yan. Feed a quality diet and prevent obesity. So, yan. Huwag daw nating patabain masyado yung mga dogs natin. So, dapat yung mga dogs natin ay diet pa rin sila. And, as much as possible, ang papakainin natin sa kanila ay, papakain natin sa kanila is dog food, no? Lalo na yung mga may breed na aso na medyo sensitive sila pagdating sa pagkain. Like yung mga dogs ko, hindi ko pinapakain ng mga mabuto na pagkain. Like yung chicken, yan, kailangan himayin pa. Yung mga buto ng pork, yan, kailangan yung sa fish, hihimayin mo siya as much as possible. Huwag mong papakainin ng mga may buto. Kasi pwede nila yung tendency na ikamatay. Or hindi nila ma-digest na maayos or mabulunan sila. Okay? Number 4, tip number 4 is have your pet examined by a vet on a regular basis. So, yan. Ito, nagagawa ko to. So, yan. Kailangan kompleto ang bakuna ng mga aso natin. Kung wala man tayong pang lalo-lalo na yung anti-rabies na tinatawag. So, kung wala man kayong pang-pabakuna sa dog, meron naman mga libre sa mga centers, like sa mga health center, or may mga nag-iikot dyan sa barabarangay ninyo na libre yung bakuna ng aso. Lalo na pag tag-init, diba? Usang-uso yung rabies. So, may mga anti-rabies na ini-incheck sa mga dogs natin na hindi nyo kailangan magbayad ng mahal kung wala mo kayong pampa-veterinaryo. Okay? Number 5. Okay. Provide ample opportunities to exercise. So, dapat yung mga dogs natin, hindi lang pirme na nasa cage lang. So, kailangan daw mag-exercise pa rin tayo, yung mga aso. Pwede natin silang isama sa exercise or pwede natin silang ilabas. Lagyan nyo lang ng kadena para hindi naman makatakbo ng malayo. Sama nyo sa pagja-jogging. Diba? So, pwede nyo yung gawin para na-exercise din yung aso. Kaya sa bahay lang yun, yung sa loob ng bahay, yung silang patakbo-takbo for a minute or for 10 minutes, ganyan, pwede na yan. Then sa kanya, ipapasok. So,
since yung space namin is so small lang, maliit lang talaga tong kwarto, pinalalabas ko lang sila. So, yan. Pinapalabas ko lang sila saglit. Then, after noon, pag nakapag-upo na, nakapag-wiwi na, nakapag-play na sila, then babalik na sa cage. Then, napayag naman sila na nasa cage lang sila. Lalo na pag matutulog, nasa cage lang sila. So, yan. Yung mga dogs ko kasi strain na umihi. Lalo na si Mosby, yung male, yung black. So, train siyang umihi sa CR. So, kailangan mo lang isamahan pa rin siya, i-guide na magwiwi sa CR. So, yun. Pero marunong na. Then, kung magpupupo sila or magwiwi sila, hindi sila nagpupupo or nagwiwi sa loob ng cage. So, tatahol sila or iingit-ingit. Ganun naman yung mga dog. Pag medyo ganun na yung situation, ganun na yung ginagawa nila, pwede nyo na silang palabasin sa cage kasi baka nga naiihina or napupoops na sila. Tip number 6. Communicate with your dog and develop a relationship. Yan, napaka-importante yan sa ating mga aso. So, kailangan lagi nyo silang kakausapin as much as possible. Treat them as a human para hindi sila naninibago sa inyo. Or madali nilang makakatch kung ano man yung instruction sinasabi nyo sa kanila. So, ayan. Yun yung mga tip na pwede. Huwag nyo silang itratong hayop. Huwag nyo silang itratong hayop. Kasi hayop na nga sila. So, itrato natin silang as man's best friend. Yan. Kaya nga, diba, mga aso. Sobrang loyal ng mga dogs. Lalo na yung pagmamahal nila sa inyo. Minsan nga may pagkaalis tayo, malayo pa lang ako, nasa baba pa lang ng bahay namin, amoy na nila agad, magtatahulan na sila. So, ganun ka-sensitive yung kanilang pakiramdam at yung kanilang pang-amoy. Alam nila kung sino yung amo nila. So, ayun. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa mga tips na i-provide ko today para sa ating mga alagang aso. If you love this episode, please don't forget to like and subscribe to my channel and like my Instagram account. Yan, it's Apes. And please subscribe to my channel. So, yun. Lagi natin mahalin yung mga dogs kasi sobrang in return is marami rin silang pagmamahal or love na ibibigay sa atin. So, yeah, that's all for today, guys. Thanks for watching.